de AIDS. Entonces, as I've told you, no, itong ano kasi mga PowerPoints namin is actually nanggaling ino you know, yung PowerPoints namin nanggaling sa college ninyo. So yung ibang portion kasi ay sa inyo, sa college ninyo ang nagtuturo. So sa Gen Ed kami nagtuturo. Pero pag higher chem na ninyo, no, particular sa inyong sa mga medtechs is sila na yung nagtuturo. So sila na yung kumukuha kasi sa kinukuha na nila sa amin. Yung pagtuturo kapag hire ninyo. Kaya sa kanila din ang gagaling actually yung syllabus for medtechs. Yun nga lang sa amin na-assign pag mga first years. But anyway, okay, so para din synchronized din naman kami with other faculties. Kaya same yung ginagamit namin ng material as much as possible. So aldehydes and ketone yung topic natin for this afternoon. So in this, admit ko lang itong mga na-disconnect. So in this topic or today, ito yung mga pagkaaralan natin. So structure and reactivity of aldehydes and ketones. Methods for their synthesis from other functional groups. And the unique functional groups that can arise from aldehydes and ketones that have special reactivity of their own. Yan. So all about aldehydes and ketone yung pag-uusapan natin. So bakit natin pinagsama itong dalawa na to? Because bagal ng slide ah. Because aldehydes and ketones pareha silang may carbonyl group. Yan. They have both have a carbonyl group. Yun nga lang, different pa rin sila, no? Same sila in a way kasi pareha sila may carbonyl group. Itong portion na ito. Yan, pareha silang may ganyan. Pinagkaiba, aldehydes, yung isang side niya bonded to a carbon atom. Another side is to a hydrogen atom. Ayan. So, ganun yung pinagkaiba niya. With ketones. Yung ketones kasi, bonded siya on a carbon atom and another carbon atom. Okay, tatandaan natin yan with regards to aldehydes and ketones. Again, kapag aldehyde, eto siya. Nakita ninyo. Titingnan ninyo, basta sa H nakabit yung isa, that is an aldehyde. Kapag ketone, again, may carbonyl siya, pero yung isa pa niyang kakonek is carbon din. Okay? So parang ganito lang yan. O, halimbawa, ganito yung aldehyde. Ito. Ay, H yan dapat. That is an aldehyde. Kapag naman ketone, C dito, double bond. Tapos C rin ulit dito. So, ganun yung ketone, no? So, ito yung kanilang, ito yung kanilang, sumasama yung pen ko. Ito yung kanilang, ito, yan. Ayan yung kanilang general formula. Erase ko lang para hindi na makita. Ayan. So, ito yung kanilang general formula. Ito, RCHO saka RCOR. Okay, mamaya ko na ipipresent to para hindi na tayo ma-unlita. Ma-stupel na para tuloy-tuloy tayo. So, mamaya after, attendance ko kayo. Okay, so ketone sa carbonyl group bonded on carbon atoms on both sides. Ayan. So, yung ano natin, aldehyde, formaldehyde yung exemption. Bakit? Ano ba yung formaldehyde? Yung formaldehyde kasi, ganito siya. Parehas na hydrogen. Kung makapapansin niyo, wala siyang katabi na carbon. But still, this is an aldehyde. Okay? This is the simplest aldehyde also. Okay, I hope malinaw, no? Pag aldehyde, again, yung carbon, nakadikit dito sa carbon niya, sa carbonyl group, tapos hydrogen sa kabilang side. Except for formaldehyde. Kasi nga, parehas na hydrogen yung nakadikit dun sa formaldehyde. Okay? So, paano tayo? Ito na naman tayo, nomenclature. Paano ba magpangalan ng aldehydes and ketones? So, aliphatic aldehydes are named substitutively in the IUPAC system by replacing yung E with al. Okay?
So, halimbawa, meron kang methane. Tanggalin mo yung E. Okay? Liguwak si E. Dagdaga mo ng al. Methanol. O, pag ethane, liguwak si E. Magiging ethanol. Okay? Then, since the aldehyde group must be at the end of the carbon chain, there is no need to indicate its position. So, yung mga aldehyde kasi, laging nasa huli. Laging nasa hulihan yan. Okay? Bakit? Kasi nga, hydrogen yung nasa kabila niyang gilid. Diba? Laging hydrogen nasa gilid yan. So, no need ka mag-assign ng position. Okay? So, many aldehydes have common names. Ayan, maraming common names actually, no? In different aldehydes natin. But some of it nare-retain yung kanyang IUPAC names. Okay, parang yung mga ano din natin, different natin na organic compound. Okay? So kapag may kasama na substituent, ano yung ginagawa natin? Halimbawa, ganito. Ayan, that is an aldehyde. Okay, may hydrogen ka dito. Halimbawa, may andito yung chlorine. May kasama siyang substituent. Wait lang. Ay, naka-open ang mic. Okay. Halimbawa, may kasama siyang chlorine. So, pag ganyan, automatically, yung binibigay natin yung number one na position since aldehyde siya, kasi nga, ang number one natin dyan, etong carbon na to. So, automatic, dito na yung number one kapag aldehydes. Okay? So, these are some of examples ng ating aldehydes. So, yung simplest is yung methanol or commonly known as formaldehyde. So, ito yung ginagamit in most of the case, ginagamit yan for preservation. Diba? Yung formalin. Formalin parang around 30% yata yun na formaldehyde. So, yun yung use, no? Isa sa mga gamit ng formaldehyde. So, methanol, yung kanyang IUPAC name. Yung acetaldehyde is ethanol naman, yung kanyang name. Propionaldehyde, yung kanyang common name. Pero ito yung kanilang mga IUPAC name. Okay? So, no need mong i-indicate na one methanol, one ethanol. No need yun, ha? Hindi nyo na kailangan lagay ng ganoon. Kasi, kapag aldehyde, ito na kagad yung number one mo. Ito, andito. Yung carbonyl group. Ito kasi carbonyl group, eh. Yan, automatically, yan agad yung number one. Okay? So, another, halimbawa, ito, meron kang chlorine dito. Automatic, ito na kasi number 1. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Kaya, 5 chloro pentanal. So, walang space, no? Dire-diretso lang. Ito naman, phenyl ethanol yung pinangalan. Kasi, ito yung ethanol, itong portion na to. And, substituent mo is a phenyl, an aromatic. Okay? So, ganun mo siya papangalanan. And it is also called phenyl acetaldehyde. Kung nare-recall ninyo yung topic natin on alcohols, di ba kapag nakainom ka ng methanol, magiging formaldehyde sa katawan mo yun. Kapag nakainom ka ng alcohol, uminom ka ng ethanol or alak, magiging acetaldehyde naman, di ba? Naging glutaraldehyde naman sa katawan ninyo. Okay? So, nagiging aldehyde siya sa katawan. Ayan. Again, I hope na-gets, no? Ang bilang ninyo, ulitin natin. Ito yung number one na portion dito sa carbonyl. Ay, dyan lagi ang number one, ha? So, aldehydes in which the CHO group is attached to a ring system are named substitutively by adding the suffix carbaldehyde. So, pagpapangalan to ng common name. Okay, sige, noted, Nicole. Mamaya mag-attendance ako, no, after ng discussion natin. So, ito yung kanilang mga example. Ayan, benzaldehyde. Ito, common tong na-encounter in laboratories. Cyclohexane carbaldehyde. 2-naphthalene carbaldehyde. Yun yung common name. Okay, yan yung mga common names nila. Kapag may nakita kayo na cyclic,
or a ring system attached to a carbonyl ito. Yung ganito, ilan yan? Bali 1. Wait, ayaw sumulat ng aking pen. Okay. So, this is one portion, tapos may naka-attach na ring system. Okay. So, it is called a carbaldehyde, pag ganito. Okay. Let's proceed naman with ketones. So, aliphatic ketones are named substitutively by replacing the final E of the name of the corresponding alkane with one. And with one. Okay? O-N-E. Hindi one yung basa dyan, ha? One. Okay? So, for example, ayan, butanone, pentanone, pent-4-N-2-one. One yung basa, ha? Hindi one. The chain is then numbered in the way that gives the carbonyl atom. So, balik tayo. Okay, sa aldehyde, automatically, yung carbonyl group natin, okay, yung carbonyl group natin, yung may double bond O na ganyan, ha? Yung kagad yung number 1 kapag aldehyde. Sa ketone, babalik tayo sa lowest possible number. Okay? Kung saan pinakamababa yung carbonyl atom na magiging number. So, doon tayo mag-proceed. Okay, saka tayo magde-designate ng ibang position nila. Okay? Sana malinaw yan, no? Kung saan pinakamababa yung carbonyl group. So, for this example, ayan. Ito. So, again, hindi ko kayo nililimitahan kung from left to right or right to left. Ang mahalaga, yung pinakamababa na possible number. Okay? I hope malinaw sa atin, no? So for this example, yung ating ketones, hindi yan pwede na one carbon atom lang. Bakit? Hindi pwedeng one carbon atom kasi yung aldehyde natin pwedeng one carbon atom, di ba? Formaldehyde. For ketones, hindi yun pwede. Kasi kung one carbon yan, magiging katabi niya hydrogen na. So hindi na siya pwede. Hindi rin siya pwede ng two carbon atom. Di ba? May carbon dito. Kasi magiging hydrogen yung katabi niya dito. So, wala nag-i-exist na ketone na 2 carbon atom lang o kaya 1 carbon atom. Ang pinakasimple ay 3 carbon atom. Ah, okay, sige, noted. Balik siya, no? Si Jenny. Okay, so butanone. Ito yung kanyang name, butanone. Pwede ring ethyl methyl ketone. Pero it is named as butanone. Kung papansin niyo, hindi na nilagay na number 2. 1, 2. Hindi nilagay na number 2 yung butanone. Okay? Pero pwede pa rin naman na ilagay mo yan. Although, hindi nilagay lang dyan kasi symmetric yan. Symmetric yung ketone na yan. Kung halimbawa, lalagay mo dito yung double bond, kung ganito yung naging structure mo, di lang kamukha yung drawing ko, no? It will still be 2-butanone pa rin yan. Okay, 2-butanone pa din yan. Kahit baliktarin mo siya in other way. Kasi nga, lowest possible number yung gagawin natin. So, dito, ano yung lowest possible number natin? From left to right ba? Or right to left? Okay, yung mahihiya, no? Pwede nyo akong i-chat personally kung nahihiya kayo na magkamali. Kasi pwede na mag-chat ng personal dito sa ating chat box, di ba? Yeah, so ang pag-name natin dyan, from right to left. So, 1, 2. Yan, thank you. So, sa nagsagot. Ah, wait. Anong apelido? Yeah, so thank you. So, tumagot. Itong pangalawa, paano ang atin? Left to right or right to left? Para mas pinakamababa yung ating double band. Ayan, left to right. Tama. Ayan, itong huli, syempre, left to right din, no? Yung ating pag-name. Kung titigan natin, meron dalawang paraan ng pag-name. Pero itong nasa taas, yung IUPAC method. Okay? Ito yung IUPAC method, yung nasa taas. Pero it can also be named as like this. Bakit? Bakit ethyl methyl ketone?
So, ito kasi pinagbasihan natin na carbonyl group, di ba? Tapos ketone siya. So, titingnan natin yung magkabilang side nila. Titingnan nyo yung magkabilang side. Yung isang side, ethyl. Ito, itong portion na to, ethyl yan. Itong isang side, methyl naman. So, for this example, 2-pentanone. Titingnan naman natin, yung isang portion niya is methyl. Yung isang portion niya, propyl. Ayan, 1, 2, 3. Tapos 1. Okay, pwede kasi ganyan din pinapangalanan ng iba. But this is not the IUPAC way. Ito yung mga common, common name way. Next is pent 4. 4N2-one. So, meron ka kasing double bond. And, okay, priority again natin yung sa ketone. So, 1, 2, 3, 4. Okay? Kaya, pent 4N2-one. Not 1. Not 1 pentan-4-one. Okay, kahit na mas mababa yung makukuha natin na possible number. Kasi nga, mas prioritize natin si carbonyl group kaysa kay alkene or double bond. So, common name niyan, allyl. Allyl kasi ito, itong portion na to. Allyl ang tawag dyan. And ito naman ay methyl. Kaya yung common name niya is allyl methyl ketone. Okay? So, let's proceed. So, there are some ketones din na merong mga common functional groups. Okay? So, yan yung mga naka-parenthesis. So, pinag-separate nga lang natin. Okay? Oh, nagsusulat si Bettina dyan sa gilid. So, pinaghihiwalay lang natin, no? Yung ating carbonyl group. So, nag-create lang tayo ng separation. Tapos, nalagyan lang natin ng il yung dulo niya. So, for that example nga, yung mga example natin dyan, either methyl, propyl, ethyl. Okay? Basta nakagitna siya doon. So, ganun natin pinapangalanan yung ating ketone kapag common name. Okay, again, common name yon, hindi yon IUPAC name. Okay, then meron kang spaces. Kung mapansin ninyo, merong spaces. Kasi kapag IUPAC, di ba, tayo ay hindi naka, walang mga spaces eh, mga dash yung ginagawa natin. Next, some ketones have common names that are retained in the IUPAC system. So, merong mga common names na ginagamit pa rin until now. Ano yung mga yan? Acetone. So, acetone, eh, familiar naman siguro kayo dyan. Okay, ilang beses ko na kayong pinagdala na hindi naman natin completely nagamit. So, acetone, yan, nagamit nyo in lab, panghugas. Diba? May mga ano tayong kinagamitan ng pinanghugas niyan. Yung kanyang common name is propanone. Okay? Propanone, yung kanyang ay, common name tuloy. IUPAC name. Yung kanyang IUPAC name is propanone. Yan yung simplest actually na ketone. Yung propanone. Okay? Kasi nga hindi pwedeng dalawa and isa kapag ketone. Hindi pwedeng dalawa o isa yung carbon mo. Next is acetophenone. Okay, so acetophenone yung tawag dito. But in common, pwede mo rin tawagin yan na methyl phenyl ketone. But the IUPAC name dyan is 1-phenyl ethanone. Okay? Kasi ito yung portion niya ng ito yung portion na kanyang ethanone. Tapos, meron ka na connect na ring. Okay? So, that is 1-phenyl ethanone. Ito naman ay benzophenone or diphenyl ketone, yung kanyang another common name. But it is also called diphenyl methanone. Okay, so ito yung kanyang IUPAC name. Ayan. So itong mga to, yan yung kanilang mga IUPAC name. Okay? So meron siyang dalawa na common name. Ay, pero in laboratories, ito pa rin yung ginagamit na name sa kanila. Itong acetone, yan, acetophenone, benzophenone. Normally, ginagamit niya ng mga solvent and starting materials no sa ibang mga gamot and perfume. So, yung mga carbonyl groups na yan, nag-show sila ng different or varying na physical properties. So,
Kaya yung mga ating mga aldehydes and ketones, nalulusaw yan in water. Di ba yung acetone? Di naman yun pure. Sabi ko sa inyo nung nandun tayo, hindi yun pure. Yung na, mga nabibili ninyo na acetone. Hindi yun pure na acetone. Meron yun halong water. And it mix well with water because it is a polar. Okay? It's a polar. Itong carbonyl group na to is a polar group. Yung mga yan, ito, that is polar. Kaya yung aldehydes and ketones, mas mataas yung kanilang boiling points than other hydrocarbons with relatively same na molecular weight. Okay? It's because of the carbonyl group present in them. Okay? Kaya rin sila nalulusaw with water because they are both polar molecules. So aldehydes and ketones cannot have strong hydrogen bonds between their molecules. So they have lower boiling points than the corresponding alcohol. Ayan. So mas mababa pa rin yung kanilang boiling points relative to their corresponding na alcohols. So pansinin niyo lang naman din yan. Maglagay kayo dyan ng alcohol. Maglagay kayo ng aldehyde or ketone. O halimbawa acetone. In same container, halimbawa dyan sa bahay ninyo, mas mabilis na mag-diffuse yung acetone kaysa sa alcohol. It's all because mas mababa yung kanyang boiling point. Okay? Yun yung dahilan. Bakit ganoon? Bakit mas mabilis siya? Kasi nga, kasi because doon sa kanyang hydrogen bonding with its own molecule, hindi sila nag-create, no, ng hydrogen bonding. O, nag-create pero hindi ganoon ka strong unlike sa alcohol. Okay, na strong yung alcohol bond alcohol sorry, hydrogen bonding niya with its own molecule. Ano ba yung hydrogen bonding? So, anong nangyari kasi diyan, itong alcohol na to, halimbawa may isang alcohol na ganyan. Itong hydrogen niya na portion nakatabi ng oxygen, dumidikit doon sa oxygen of another molecule. Same way with the oxygen and hydrogen, and vice versa. With acetone and aldehyde, wala kasi lang katabi na hydrogen. Nakatabi ka agad. Andito pa sa carbonyl. Kaya mahina yung hydrogen bonding nila. Unlike sa alcohol. Okay, kung papansinin natin, ayan. So, relatively, parehas yung kanilang mga molecular weight. Yung butane natin, ang baba ng boiling point, negative 0.5, nagbo-boil na siya or nagiging gas na kaagad siya. Propanol naman natin, 49. Ay, acetone, 56.1. Yung ating propanol, 97.2. Di ba? Ang laki ng difference compared to the aldehyde and the ketone. Okay? I hope gets natin. So, raise lang kayo ng hand, no? Kung which compound daw dito in each of the following pairs has the higher boiling point? O letter A, ano yung mas mataas ang boiling point dyan? Pentanal or pentanol? Ayun, pentanol. Ayan, thank you sa sumagot. Number tuloy, letter B. Ano yung mas mabilis? Ay, ano yung mas mataas yung boiling point? Pentanone or pentanol? Ayun. Okay. Ano? Nare-recall ba? Siyempre yung alcohol, no? Yung alcohol. Kasi nga merong hydrogen bonding. Ano nangyayari? Ayan, merong ano ni Lovely. Sinusulatan ni Lovely ang ating whiteboard. Okay, so pentanol yung sagot dyan. Letter C, pentane or pentanal? Ano mas mataas ang boiling point? Okay. Ayan, daming magsagot ngayon ah. It's good. Ayan, tama naman lahat ng inyong mga nasagot. Ayan natin. Wait lang, no? Sinusulat ko lang yung mga nagsasagot. So, huwag kayong mahihiya kahit na mali. Okay lang yan. At least, mai-correct ko kayo. Letter D. Acetophenone or 2-phenylethanol? Yan. Tama. 2-phenylethanol.
So basta yung mga alcohol, sila yung pinakamataas between the that four, no? Pinakamababa again yung mga hydrocarbons. Next, basta same sila ng number of carbons, no? Una yung hydrocarbons, then aldehydes, ketones, and huli yung alcohol, si pinakamataas. Okay. So let's proceed. Yeah. So the carbon and oxygen atoms ng mga aldehydes and ketones, nagoform sila ng the strong hydrogen bonds with water. Pero kung pure yan, ano yung purong acetone, hindi ganun ka-strong yung hydrogen bonds niya. Okay, kaya kung halimbawa, meron kang purong acetone and acetone na may tubig, mas madaling mag-diffuse yung purong acetone. Kasi nga, weak yung hydrogen bonding niya with its own molecule. Pero kapag meron kang water, strong yung kanilang interaction. No? Interaction nilang dalawa is relatively strong with water. Kaya nga yung formalin is composed of formaldehyde and water. Yung acetone na common, yung hindi pure acetone, no? Yung panglinis lang ng kuko. So, meron din yung water, combination yun ng water and acetone. Okay? So, nagko-form sila ng strong na hydrogen bond. Okay? So, kaya yung mga short or yung may igse. Ay, hanapin ko yung pen ko. Okay, so itong mga may igse or low molecular weight na aldehydes, yung mga may igse, acetone, may igse kasi yan, no? And mababa din yung kanyang molecular weight. And it's a ketone. Formaldehyde, acetaldehyde, low din yung kanilang mga molecular weight, tas konting carbon lang din. Kaya maganda yung kanilang nagiging solubility in water. Pero kapag mas mahaba na ketone yan, mas mahirap na siyang lusawin sa water. O, halimbawa, gayto nakahaba yung iyong ketone. Ganyan nakahaba. So, mahirap na rin siyang lusawin in water kasi meron na siyang mahaba na nonpolar na molecule. Okay? But for this example, sa acetone, formaldehyde, acetaldehyde, butaldehyde, they have a strong solubilities in water. Okay? Kasi, ano yung dahilan? Again, because of hydrogen bonds or hydrogen bonding na nag-exist between those molecules. Okay? So, kasi yan, no, halimbawa, yung oxygen na yan, nagkakaroon siya ng dotted line with other hydrogen of the water. Okay? So, here are some of examples of aldehydes and ketones. And meron kang formaldehyde dyan, acetaldehyde, propanal. So, yung formaldehyde, ano yan, common name. Again, ang IUPAC name talaga yan is methanol, ethanol. Okay? Yan, then propanol, butanol, pentanol, hexanol. So, again, paalala ko sa inyo, kapag aldehyde, no need mo nang lagyan ng numbering yung kanyang, kung saan nasaan yung kanyang carbonyl group kasi lagi yung number one. Okay? Lagi kasi yung nasa dulo. Okay? So, pansinin natin, no, yung mga solubility nila. Yan, formaldehyde, very soluble in water. Acetaldehyde, infinity. Propanol is very soluble in water. Okay? So, butanol is soluble in water din. Yan. Pag kumahaba na, pentanol is slightly soluble na lang, di ba? Hexanol, slightly soluble na lang din. Kasi yun nga, medyo mahaba na siya. Benzaldehyde, ganun din. Slightly soluble kasi may benzene ring naman na. Same with phenylacetaldehyde. Yan, meron din kasi benzene ring, no? Kaya slightly soluble na lang siya. So pag slightly soluble yung ating component, although nalulusaw siya, meron kang parang mga portion na makikita na hindi ganoon nalulusaw. Okay. Pero hindi ganoon ka distinct yung kanilang separation, unlike kung pinaghalo mo oil and water, 'di ba? Distinct yung separation nila. Kapag slightly soluble, may separation ka makikita, pero parang nagmi-mix pa rin sila. Ganun yung slightly soluble.
Okay? So, with ketones and acetones and infinity. So, very. Ibig sabihin, highly soluble siya. Yung ating acetone with water. Butanone natin, they are very soluble din with water. 2-pentanone, ganun pa rin. 3-pentanone, still, they are soluble in water. So, yung acetophenone and benzophenone, yan yung mga hindi na ganun ka-soluble with water. Actually, insoluble na sila. May makikita ka na diyang separation between the two. Okay? So, yan yung iba't iba. So, tingnan nyo din yung boiling points nila. So, yung formaldehyde natin, boiling point niya is negative 21. Acetaldehyde natin is 21, 49, 76. Pataas siya habang humahaba. No? Habang humahaba yung ating molecule, tumataas yung kanyang boiling point. Okay, same with ketones. Kung titignan natin dito, habang humahaba din yung kanyang molecule, tumataas din yung kanyang boiling point. Okay? Proceed. Yes. So, chemistry of aldehydes and ketones. So, when we say chemistry, ano ba yung sabihin na nga ng chemistry again? Chemistry is the study of matter, its properties, the changes that it occurs, okay, reactions, energy na kailangan for that matter, for that reactions. So, many aldehydes and ketones have pleasant fragrances. So, isa yun sa mga property nila. Merong mga ketones naman na mababango. So, they have found use in perfume. Perfume. So, marami tayong applications ng aldehydes and ketones. Ginagamit siya in perfume. Ayan. So, pwedeng tingnan ninyo yung inyong mga perfumes. Baka may makita kayo dyan na may nakalagay na al or aldehyde or owns. Okay? It's because merong mga pleasant fragrances. Yung ating aldehydes and ketones. So, with the development of synthetic organic chemistry in the 19th century, many ingredients now used in perfume results from the creativity of laboratory chemists. So, medyo stereotyping to, no? Kapag, ano, halimbawa, chemist ka, kagad ang tinatanong sa amin, uy, paggawa mo ako ng shabu, gawa mo ako ng pabango. Okay, ganyan madalas eh, yung naging stereotype with chemist. It's all because yung pag-boom, no, ng creation ng perfumes is all because of synthetic organic chemistry. Before kasi, in-extract lang nila. In-extract lang with organic material, so yung mga halaman, mga bulaklak, no, in-extract lang dati. Pero dahil nag-boom yung chemistry, yeah, nakapag-synthesize ng iba't ibang organic molecules for creations ng different scent and odors. Yeah, okay? Let's proceed. How do we synthesize aldehyde? So since napapayawan na natin, paano ba mag-create ng aldehydes? So aldehydes can be created in different ways. Teka lang, baka sumusobra na ako sa ating oras. Anong oras na ba? Okay, nako, 7:15. Kalahati pa lang pala tayo na. Okay. So, aldehyde. So, paano mag-synthesize ng aldehydes? Maraming way. Una, oxidation. Ano yung oxidation? Oxidation, ibig sabihin yan, ino-oxidize natin. So, sila ay na-expose with oxidizing ng materials. Okay, so oxidation state of an aldehyde lies between that of 18 alcohol and a carboxylic acid. So, ito yung kanyang general reaction. So, kapag nasobrahan ka ng pag-oxidize sa aldehyde, magiging carboxylic acid. Di pa natin nadi-discuss yung carboxylic acid. But when we say carboxylic acid, yan yung mga compounds na may ick acid. O, halimbawa, acetic acid. Component yun ng vinegar. So, acetic acid, so that is a carboxylic acid. So, kung halimbawa, meron kang ethanol, halimbawa, meron kang ethanol, CH3, C double bond OH. Kapag nasobrahan ka dyan, nilagyan mo na ang oxidizing agent, ang mangyayari dyan, magiging acetic acid siya. Okay? So, ganun yung nangyayari. Kaya nga, same way with alcohols,
Di ba yung mga alcohols natin? Halimbawa, ethanol. Kapag na-overferment ka dyan, na-over ka ng fermentation, nagiging suka siya. Okay? Ganon din with aldehydes. Kapag nasobrahan ka ng fermentation dito, magiging carboxylic acid siya. Okay? So that this is, this represents is an equilibrium or reversible reaction. Kasi, itong carboxylic acid mo, pwede mong pabalikan into aldehyde. Paano? By adding a, by dehydrating it or adding an acid. Mapapabalik mo siya sa aldehyde. Tapos, mapabalik mo naman into alcohol, itong aldehyde mo, by adding, ganun din. Okay? But, alcohols, okay? Lalo na primary, no? Primary, ah, kapag aldehydes. Kasi sa ketone yung later on na ibang alcohols. Kapag primary alcohols, in-expose mo in high oxygen materials or oxidizing agents, anong nangyayari dyan? Magiging aldehyde. Kapag nasobrahan ka, or yung aldehyde mo, nag-expose pa ulit, di mo na nasobra yung iyong paglalagay ng iyong oxidizing agent, anong nangyayari? Nagpo-form ka ng carboxylic acid. So, ito yung general reaction. So, let's have some examples dito. Ayan. So, aldehydes can be prepared from alcohols by SWERN. Ayan. SWERN oxidation and oxidation with pyridinium chlorochromate or PCC. Okay? So, shortcutin na lang natin. PCC. PCC in ito, dichloromethane. Nakalusaw siya din. So, itong ating aldehyde, itong ating alcohol, i-react mo with DMSO and COCl2. Yun yung first reaction. Then, ito yung SWERN oxidation, no? Then, pag may number 2 na ganito in an reaction, ibig sabihin, after mong i-react dito, on this, i-react mo naman siya with this one. With ethanol na may N. So, that is ganito yung structure niyan. Okay, di-discuss natin yung mga namings nito on parang last 2 weeks ng ating topic. Yan. So, meron kang carboxylic, ethane, ethyl group dito. Ayan. Ganyan, no? Yung structure niya, nung etong E3N. Okay, para makapag-form ka. So, this is SWERN oxidation. Pag nakita niyong ganyan, yung kanyang reagent, ayan, SWERN oxidation yung tawag dyan. So, ang dami niyong aaralin pala. Sakali. Okay. Next, primary alcohol. At yun, nung ano, yeah, dami niyong aaralin din. I believe sa inyo. Okay. So, next, itong PCC. Kapag nireact mo with PCC, mag-form ka ng from alcohol, mag-form ka ng aldehyde. So, ino-oxidize na kasi. Okay, ino-oxidize na yung ating alcohol. So, oxidation. Kakaroon ka ng oxidation. That's why mag-form ka ng aldehyde. Okay, with this reagent. So, here are some of example in SWERN oxidation and PCC in the synthesis of aldehydes. So, benzyl alcohol. Ayan. So, ito, benzyl alcohol, nireact mo with DMSO. So, basta nakita ninyo na may kasamang DMSO and ETN is mag-form ka dyan ng aldehyde. Basta alcohol. Okay? So, papalitan mo lang. Papalitan mo lang itong OH. Papalitan mo lang yan ng carbonyl group. Double bond O and H. Okay? So, ito. For example, itong heptanol. PCC naman ni-react. So, papalitan mo lang yan. Itong OH na to, gagawin ng double bond, O, tapos H na lang, hindi na OH. Okay, ganyan yung mangyayari when we react with PCC and SWERN reagent. So, ito kasi SWERN oxidation. Okay, kung halimbawa, example pa tayo. Primary alcohol lang, ha? Tandaan natin, no? Kapag aldehydes, nagagawa lang yan with primary alcohol. So, yung mga nasa dulo na alcohols. O, halimbawa, meron tayo ditong ethanol. Ano magiging product natin dyan? Magiging acetaldehyde or ethanol.
O, halimbawa naman ay propanal, ang mga ay ano yung reagent mo? Halimbawa, sinabi sa'yo, prepare ka ng propanal. Ano yung kailangan mong reagent? Yan. So, kailangan mo ng ano yan? Yan ay propyl alcohol or propanol. Okay? So, mga ganyan yung ma-encounter natin. O, halimbawa, example pa tayo. Primary lang, no? O, anong gagamitin mong reagent para ma-form mo? Ito. This is pentanone. Ay, pentanal. Anong gagamitin mo reagent? Gagamitin mo ay pentanol. So, ganun lang, no? Papalitan mo lang itong OH. Again, papalitan mo lang siya ng double bond O. Okay. Papalitan mo lang siya. So, di ko na sa inyo papakita yung reaction mechanism, no? Kasi pang chemist na masyado yung approach na yun. Kung ipapakita ko pa sa inyo yung reaction mechanism. Ayan. So, ganyan, mag-synthesize ng aldehydes using those reagent. Okay, sa tingin ko alanganin, no, kung pipilitin kong tapusin yung discussion natin regarding dito. Discuss na lang natin yung iba in your laboratory. So hindi ko pa may open yung inyong quiz pala. Hindi ko pa may open. So open ko naman siya, no, hanggang mamayang gabi yung inyong quiz. Kasi parang mabibitin tayo kung dire-diretso ko eh. Okay. Stop ko muna yun.